One in caring. One in sharing. One in hope. You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Payton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv. Continuing the mission of encouraging families to pray the rosary together. The family that prays together stays together always. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Payton of bringing God to man and man to God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be beautiful and pious parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. Magandang umaga po muli sa kanila, mga kaibigan. Halina po kayo at kami ay samahan para sa ating makabuluhan at makasaysayang palatuntunan. Dito lamang sa Studio 23, kabarkada mo ang Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Payton, CSC. Siyempre, ako pa rin po ang inyong kapatkadang lingkod, si Bernard Factor Canaveral. Nag-aanyaya sa inyong lahat sa buong pamilyang Pinoy na kami ay samahan sa lupo ng isang oras na pagtatanghal dahil napapanahon at natatangi ang ating espesyal na pagtatanghal sa umagang ito. Kaugnay pa rin sa ating ginagawang pagdiriwang sa kabanal-banalang puso ni Jesus at siyempre Immaculate Heart of Mary. At ito nga po ay para sa ating lahat, lalo na sa iyo, na laging sumusubaybay dito sa ating palatuntunan. Alam mo ba, kaibigan, na sa pinakapuso ng pag-ibig ay ating matatagpuan ang pag-aalay at pagbabagong loob. At ito rin ang itinitibok ng puso ni Jesus. Pag ito ang pinag-uusapan natin, may tatlong gampaning hinihingi sa ating debosyon. Una ay ang pagsisisi at pagbabagong loob, ikalawa ay ang pag-aalay ng buhay, at ikatlo ay ang pagtatalaga ng ating sarili. Madali po itong tandaan sa Ingles, ROC, Reparation, Offering, and Consecration. Subalit sa bilis ng takbo ng ating buhay sa ating panahon sa ngayon, para bagang hindi ito madaling gawin. Sa totoo lang po, may mga nagtatanong minsan sa akin, aba, ay kailangan pa raw po ba ng pagbabago samantalang hindi naman daw po matapos-tapos ang kasamaan sa ating paligid? At kinakailangan pa daw po ng pag-aalay at pagtatalaga ng sarili gayong hindi rin daw po nawawala ang mga sakim at ang mga masasama ang loob? Minsan, ito ang tumatakbo sa ating isip. Bueno, meron po kaming kasagutan dyan. Ang kasagutan ay ating matatagpuan mamaya sa ating pakikipagpanayam sa isang madre na walang pakundangang nag-alay at nagtalaga ng kanyang sarili sa loob ng kumbento. Makakasama po natin sa Church Alive, walang iba kundi si Mother Maria de los Angeles de Jesus o Carm,
ang Mother Prioress ng Order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, isang contemplative congregation na ating pong pinuntahan mismo dito sa Sitio Balimbing, Sampaloc, Tanay, Rizal. Abangan niyo po yan. At syempre, isa pa rin kwento ng pag-ibig, pananampalataya at pananalangin ang ihahatid sa atin ni Ses Datu sa ating mga kwentong buhay. Itutuloy ko naman ang isa pang pakikipagsapalara ng isa pang banal, ang totoong buhay at pakikipagsapalara ni San Pedro Claver. At gagabayan naman tayo ni Father Alfie Africa ng Mission Society of the Philippines sa ating Ebanghelyo ngayong linggo sa ating Sunday Gospel Reflection. Lahat ng yan dito lamang sa inyong Sunday Morning Habit, ang Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Payton, CSC. The family that prays together stays together.